Kinwestiyon naman ng mga senador ang pag-aproba para sa emergency use ng CoronaVac ng Sinovac sa kabila ng mas mababang efficacy rate nito. May unang balita si Mab Gonzalez. Where are the vaccines, Mr. President? Ito ang bungad ni Senador Ping Lacson sa pagtalakay ng Senado sa Vaccine Program Bill. The offer sheets expire by this month, so kailangan pirmahan yon by the end of the month. But we are expecting, I think yung Sinovac is expected this month or March, early March, Your Honor. Kuwinestyon ng mga senador ang pag-aproba sa emergency use authorization ng Sinovac dahil mababa ang efficacy rate nito kumpara sa ibang COVID vaccine. Maski nga raw si Food and Drug Administration Director General Eric Domingo, sabi ni Angara, he doesn't recommend it for the doctors and the health frontliners, Your Honor, because problema. Sa clinical trial, 50% efficacy lang daw ho siya. Para sa mga non-health frontliners, yung efficacy daw ng Sinovac is 91%. Kalauna, nilinaw naman ni Angara ang pahayag ni FDA DG Domingo. The FDA director is now further clarifying or qualifying his remarks, saying that it is not recommended for health workers treating COVID-19 cases. And I asked him, how many does he estimate in terms of numbers are these healthcare workers treating COVID-19 cases all over the country? And that's only around 20,000. Base sa datos na iprinisenta sa Senado, nasa 150 million doses ng COVID vaccine ang inaasahang darating ngayong taon. Pero karamihan ay sa second half pa ng taon darating. Sa ngayon, wala pa raw kasunduan ang gobyerno sa Pfizer at Johnson & Johnson's dahil requirement nila ang indemnification fund, bagay na inaayos pa ngayon sa Kongreso. Tanong ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, paano kung hindi magkasundo sa negosasyon sa indemnification fund? Ano nang gagawin? Apparently, our resource persons cannot provide clearer answer, so we leave it at that, Mr. President, and just look up the sky at magdasal na lang po tayo. Yan ang unang balita. Mav Gonzalez, Buong Puso para sa Pilipino. Sa Kamara, sa botong 2506, inaprobahan sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang bubuo sa indemnity fund para sa mga makakaranas ng malubhang side effect sa COVID vaccine.